bawat tao may kanya-kanyang kapalaran. Hindi nga lang natin alam, di sigurado, kung anong buhay bang naghihintay sa bawat umagang nakalaan. Ako si Mona, ang bunso sa pamilya. Ito naman ang nag-iisang kapatid ko, ang Ate Rona ko. At ito ang kwento ng aming buhay. Mula pagkabata, ang ate na ang kasama. Paeskwela o kahit san pa man, sabay naming binuo ang aming mga pangarap. Ate, ano bang pangarap mo? Gusto kong maging nurse, eh ikaw? Gusto kong maging abogado. Tara na, malalate na tayo. Pero hindi pala ganun kadali ang lahat. Abot kamay ko na sana. Kaso, naging malabo. Dahil ito na pala ang hudyat ng pagtigil ko. Naiintindihan ko rin naman ang hirap nila. Magsasaka ang aking ama. Hindi sumasapat ang kita. Wala ring trabaho si inay. Kwinestyon ko ang mundo na bakit ang iba'y pinagpala at merong pinagkaitan ng tadhana. Maaga kong napasok ang mundo ng realidad, ang paghahanap buhay muna. Araw-araw, ganyan ang aking naging sistema upang makatulong sa pamilya. Kahit kaano kagusto ni ama't ina na ipagpatuloy ang aking pag-aaral, pero di na nila kaya. Ang tanging nasasambit na lamang nila, "Anak, ikaw na muna ang bahala. At ang ate ang kailangang makapagtapos muna." Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa lugar na ito, nawala ang nagsisilbing lakas ko. Nawala ang aming ama't ina. Kumuha ang mundo namin na tila'y puro kadiliman na lamang ang aking nakikita. Lumipas ang maraming taon na tila'y napag-iwanan na rin ako ng panahon. Ang kaunting pag-asang natitira sa akin ay tuluyang naglaho na. Sa kadilimang iyon, ang ate pala, ang ate ang siyang naging liwanag at pag-asa. Ganoon pala talaga ang buhay. Mahirap, pero kailangang maging matibay. Hanggat hindi pa tapos ang oras natin dito sa mundo, hindi rin dapat titigil ang pag-abot sa mga pangarap mo. Bagong pag-asa sa bagong simula.